Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Grabe to ha. De, ito ha, ito papa, speaking of Cayetano, saan ba ang Cayetano, diba sa Taguig? Alam nyo po ba? Ito ha, real talk po ito ha. Bahala na po kung sino yung masasaktan. Pero ito real talk. Alam nyo po ba na ang Taguig na lang po ang natitirang medyo, medyo ha, medyo matinong lugar sa Maynila. dahil nandiyan ang mga Cayetano. Alam naman natin na solid Duterte yan. Oh. No? Totoo lang yan ha. Pero hindi naman totaling walang mga adik. Meron at meron pa rin. Pero isang Taguig na ang Taguig ang isang nag-iisa na lang na matino. Hindi ko naman sa inano yung ibang lugar, pero ayun yan sa ano, ayun yan sa mga buong survey sa Manila. Na ang Taguig na lang ang medyo hindi pa masyadong lulong sa ano ngayon. Okay, play natin. Kasi yung batas, iba yung plano ng presidente. Tama ba yung pagkarinig ko? So tama yung rinig ko. Magka-iba po. Oh, so tama yung rinig ko po na sabi niyo kanina. Kasi nagulat ako dahil presidente yon, sekretary mo, nasisi pa siya ngayon. So, hindi, yun po sinabi niyo. Mr. President, kailan ba ito? Let me clarify muna. Let me clarify. That's what you said eh. That's what you said. Napasa po yun. No, that's what you said. Apo. You said that meron plano ang presidente. Ay, git na ba? Ganyan? Okay, sir, sagutin yung tanong ko. Huwag tayong paikot-ikot. Ilo na nga ako, paikotin mo pa ako. Di lalo ako nahilo. This year lang? So, it took nga 1 year. Wow. Mga copyright ako pag malapit masyado. So, don't worry, may 5 years pa naman eh. So, kasalanan nga siguro ng presidente yun. No. Naawa na ako sa presidente. You know naman, hindi ako close sa presidente. Pero naawa naman ako. First of all, may I agree with you? Hindi ko na ulitin, but agree. Pero alam mo, lahat ng tao may talent eh. So kung ang talent yung mag-ipon ng pondo, dapat lumipat kayo sa land bank. Bah! Oo nga naman. Kasi kaya ka na sa agency eh. Alam mo, ngayon ko lang aaminin to. Last year, I disagreed with Senator Cynthia Villar nung sinabi niya, alam mo, hindi lang yung laki ng pondo, paano i-utilize. Kasi I've been with many agencies and working in DFA, we work with all departments. Usually, pag binigyan ka ng mas malaking pondo, tumataas din yung ano mo eh, yung efficiency mo. Tapos minsan, halimbawa, kulang yung pondo mo, so hindi mo ma-complete. Kaya nawawala ng gana. I-off nyo yung comment, ma'am. Hearing the percentage today, eh kung ang passing sa high school is 75, eh ang grade nyo lahat 29%, 3%, etc. Diba? Baka nga you're in the wrong agency. But can I clarify one thing lang, sir? Tama ba rinig ko kanina, sabi mo, sir, kaya namin hindi nabigay yung medical? May batas po. Tapos mayroong plan na nagsiserve as IRR. So tama yung rinig ko. Magka-iba po. So tama yung rinig ko po na sabi. Parang matagal na to. Presidente yon, sekretary mo, nasisi pa siya ngayon. So, hindi, yun po ang sinabi. Paano ba yun? Mr. President, may kita niyo hindi sa gilid. Let me clarify muna. That's what you said eh. That's what you said. Napasa po yun. No, that's what you said. Apo. You said, yan. Meron plano okay ba? Ang presidente iba sa batas. Napasa po yung plano na CFIDP, previous administration po. O kaya nga, bakit presidente? Para president po ang nag-approve. So ang may kasalanan si President Duterte. In-approve po yung plan prior administration po. Okay. O gaano katagal na po ang Marcos administration? Mahigit na po isang taon. Kailan mo bringing up sa kanila na sir mukhang mali yung IRR, mali yung batas? Kaya po sir, sagutin niyo tanong ko, wag tayong paikot-ikot. Ilo na nga ako, paikutin mo pa ako, di lalo ako nahilo. Diba? Ang tanong ko simple, Mr. President. Ang tapag din pala nito ni Cayetano, no? Kailan up sa administration na to na may problema kayo dahil iba ang IRR o plano sa batas? Kailan? 1 month
after po ako ma-appoint last year, November 11, one month before after ako ma-appoint, nag-assume ako ng November 14. Mamukha siya ni General ano, no? Kailangan reviewin. Yung vlogger na si General, awig siya. Reviewin o bigyan mo ng bago? I-review po yung kasi no, marami po. Sir, you're the head. Lady G, shout out. Mga senador ang nagsasabing dapat i-review. Congressman, dapat i-review. Ang media, dapat review. Kung ikaw yung head, so kung Senate President ay presidente, ako, head ng agency, dadaling ko sa kanya, sir, eto batas, eto ay IRR, mali. Eto alternative, sir, mamili ka. Kasi you're sworn to execute the law. So kung gusto mo mag-congressman, senador, tumakbo ka. Tama. Kasi yun ang ano ng congressman at senador, sir, mali ata yan, paki-review, paki-bigyan kami. Pag ikaw ay head ng agency, magbibigay ka ng plano. So one month after ka umupo, sinabi mo na, paki-review dahil mali. Kailan ka nagbigay ng alternatives? Mr. President, nagpadala po kami ng mga feelers sa Malacañang. Sir, anong feelers? Bilang tanong ko eh, nagpadala ba kayo ng alternative o hindi? Nagpadala po kami. Nagpapadala po kami at actually, mayroon pong uto sa amin ng Presidente ngayon na mag-submit na ng total plan, no? Okay, para so, yung buong parang long term. So plan. Sir, hindi ka nababagana. Barado dito siya. Na after one month after kang i-appoint at one and a half year na ang presidente, saka ka palang gagawa ng plano. Hindi ba dapat pagka sinubmit mo plano muna at may alternatives ka, mamimili na presidente. Ngayon, kung wala kang alternative, sinabi gawin ng plano, bakit wala ka pang plano? So hinihintay mo pa ang presidente, ilan po ang iniisip niya? Nakita mo ba sa ano APEC kung ilan ang inatendan niya? Medyo ako pagtay ka kaya presidente, ang daming na ako pagtay ka kaya tano, isusunod ka. isasama ka sa 1 billion budget. Isasama ka sa 1 billion budget ng mga para sunugin ka ng mga tansu vlogger. And then everything. So iisipin pa niya trabaho mo o ikaw mag-iisip ng trabaho mo? Kasi Mr. President, ha, ay hindi ako nagsalita sa agri. But sa isang press con sinabi ko na eh, ang presidente ay Secretary of Agriculture. Step up naman kayo. Kayo naman ang magtrabaho para sa kanya. Eh baliktad eh. Mr. Iman, shout out po, salamat. Presidente, you want him to take a bullet thank for you. Thank you. Eh. Kung hindi ko clarify, kukunin ng media yan, yun ang statement mo kanina. Iba kasi ang batas, iba ang plano ng presidente. O, so kung hindi ko clarify... Ano daw? Iba ang batas, iba din ang plano ng presidente. Aba, eh dapat, kung ano yung nasa batas, ayun din yung gawing plano ng presidente, wag niyang ano ba? Hindi porket presidente ka, eh babaliin mo na yung batas. Eh wala ka pa naman, hindi ka pa naman nagiging presidente. Tingnan yung batas na yan, nandiyan na yan. Kalokohan naman nata yun. Oy, nga pala, mega love shoutout, special shoutout kay Kamando. Kay Kamando na tatay ni Jumar, ewan ko lang kung nanonood ngayon ha. O lagi daw nanonood sa akin at Duterte yan at isa ko rin kababayan from Rojas Capiz. Oh, Tatay Mando, musta ka na diyan? Mag-gin na tayo. Okay, tuloy natin. Ang kinuha ng media, disinisimo pa presidente. Oh. So, klaro ba yun o hindi? So, kailan mo isasubmit yung plano, sir? Nakasubmit na po, Mr. President. Oh, when did you submit it? Pakita mo! Okay, sumibangot! After ng meeting po namin, binigyan ako ng a month tapos na-submit namin first week of November. Okay, so do you see my point? That at the time na eto IRR, eto batas. So I commend you kung nakita mo mali yung IRR. Ba't hindi ka mag-submit ng tama ka agad? Hindi mo agad inaksyonan. So isang tanong, isang sagot tayo. Diba? But Mr. President, so that, you know, may DICT pa, may CHR. So, no, seryoso akong nahihilo ko. So, pwede bang pa-submit na natin sa kanya timeline? Because just confused, Mr. President, together with the minority leader, when he submitted, he said,
November. But when November? This year or last year? First week of November this year po yung plano. Yung total yung this year. This year lang? So it took nga 1 year. Bago pa lang. Oh. So don't worry, may 5 years pa naman eh. So, kadalanan nga siguro ng presidente yun, Fred. No. So my point. Ay, si Randall, madam, shout out. Wala namang pumipilit sa atin pumunta sa gobyerno eh. Choice natin pumunta sa gobyerno. Kung ito ay private, tama ba, Madam Chair, no? Tangunan. Di ba kung private to, pinire mo na eh. Kaya kasi malulugi ang negosyo kapag kayong department heads mo, head of agencies, gano'n. Di ba? Yun nga, tumahimik ako sa buong agriculture, pinapanood ko kayo, etc. Pero naawa na ako sa presidente. You know naman, hindi ako close sa presidente. Pero naawa naman ako eh. Lahat na lang ng bintang sa agri, hindi ba kayo naawa na in the first year, ang presidente sinabi, agriculture ang focus. Tapos lahat ng issue, sibuyas. Pangilan ba to si Cayetano sa ano? Pangilan siya sa mga nanalong senator? Kung sakali man nung hindi kasi nakalusot to si Cayetano nung panahon ni Tatay Digong, no? O si Lenny at si Ang nung nag-tandem nun. Pero kung si Cayetano at Tatay Digong ang nangyari nun, okay din naman to si Cayetano eh. Ito, tiga-tagig ako ha. Ang ayoko lang dito yung 10, ano yan? Yung 10K, ano yan? Yung pinangako niya. Pero kung siya talino, talino talaga to, Cayetano. Pero, yun nga, tsaka may tapang din, no? Si Cayetano. Hindi rin na, no? Parang, tawag dito, para mala, ano to eh? Mala, pero ay hindi pala, malayo pala to kay Senator Rapi Tulto. Tignan natin yan to. Dito tayo, dito tayo. Oo, oh, yung viral ngayon, no? Hindi ko alam kung bakit viral ngayon si Senator Rapi Tulto dahil dito sa guaro na to, yung tawag dito, tong sundalo na to, no? Oo, oh, panoorin nga natin to saglit. Kung ano yung maibibigay natin na reaction. Una, ulitin ko ha. Hindi po ako panatiko ni Tulpo ha. Ano daw? Huwag kang mag-alala, Jay. Magkakaroon ka din ng laptop. Ay, tiyaga lang. Hindi ako nagmamadali dyan. Ah, okay. Ang nangyari, ano nangyari? Hindi ko kasi, hindi ko masyadong ano na yan ha. Dinaan ko lang sa biro ha. Baka seryosohin nyo. Hindi pinirmahan. Okay, wait lang. BBM para maging batas at mapunduhan. Di kasalanan ni Cayetano kung bakit di nakapasa yun. Ah, okay. So, ibig sabihin, hindi pumasa sa Kongreso. Ano sabi na? Ayun, tama yan. Sinabi ni Sir Randall. Sa Kongreso, la daw budget. Ha? Ano walang budget? Si Tamba ka, may budget eh. Gago. Tapos si Cayetano wala. Anong tangin na. Sorry. Si Tamba ka, may budget eh. Paano walang budget? 500 billion, saan mo na ko? Anong walang budget? Ah, so ibig sabihin, yung 10K na yun, ay hindi pinirmahan or hindi na aprubahan. Kaya ang nangyari, alam niyo ano yun, no? Maraming nang batikos kay Cayetano noon. Oh, minsan pala i-discuss natin 'yan para maganda, no? Para maliwanagan yung lahat. Ibinigay lahat ng bayarang Dugyot Vloggers. Oh, kasi naano siya noon eh. Halos pinutakti siya sa social media noon. Tsaka maraming mga vlogger ang nag-co-content nung about dun sa 10K na yun. Yun pala yung dahilan. Kasi kailangan ang budget sa mga bayarang vlogger. Ah, so ibig sabihin, yung 10K kay Cayetano, inilaan na lang kay Tamba para sa mga vloggers. Ah, okay. What? Na? Ang galing naman. So inilaan na lang pala. Kaysa mapunta kay Cayetano, so, inilaan na lang kay Tamba para sa mga vlogger. Ganun ba? Dahilan nga to kay Marcos, no? Oo, tapos, wala daw budget para kay Cayetano, pero may budget para kay Tamba. Alright!
Oo. Oy, pagpasensyahan niyo ako kasi ako ay mag-iisang buwan pa lang sa politics, ha. Ha. Oh, mag-iisang buwan pa lang. So hindi aminado po ako, ha. Aminado po ako na wala pa akong masyadong dunong, nag-aaral pa lang or nagsisimula pa lang. Ah, kaya yung iba diyan kasi may mga nababasa ako minsan sa comment. Mali sinabi mo, mali ganyan. Dapat gandahan mo yung explanation mo. Dapat malaganito ka, malaganyan, malaganito. Tayo na sabi ko, ha? Ano gagayahin ko si ganyan, si ganito? Meron pa ako nabasa, dapat maging mala-attorney Libayan daw ako. Ganun daw dapat akong mag-explain. Let go. Habla. Okay. Alapit ulit po. Ganun ba? Kailangan ko rin mabulol. Ito na may comment dun. Umagang-umaga, bad trip ako yun. Okay, let go. Let go. Puta na, kailangan ko pala gayahin ng mga explanation ni Libayan. Hindi, minabasa talaga ako nun yun. Sabi ko lang yato mga to. Kailangan ko pala maging ano, puro daw ako tawa. Be original. Ito yung ano ko eh. Ganito yung ano ko, yung style ko. Walang basagan ng style. Yung iba nga, ginagaya na ako eh. Pati yung dipunggol. Naririnig ko na sa kanila oh. Oo, may mga pakwento-kwento din sila. May mga panapanaginip din. Ulang na lang siguro yung sa rope trip. Gayahin na rin nila. Stay as you are, Jay. Kaya nga po eh, ito ako. Tsaka aminado ako, hindi pa ako hindi pa ako 100% na napakaldunong ko na sa politics. Palagi ko yan sinasabi sa inyo. Scammer ka kasi. tsaka scammer kasi ako. Lagi ko naman sinasabi sa inyo, pasensya na kayo. Kasi hindi ko pa po alam yan. Diba? Kaya nga nandito pa na hindi ko inaangat yung bangko ko na sobrang galing ko na dito. Sobrang pero mamaya, speaking of Libayan, ha, pabigyan natin reaction yun. About dun kay Banat Bay. Wala man ako personal na galit kay Libayan. Kaso akala ko ako lang yung bulol dito sa social media. May mas bulol pa pala sa akin. Panahon ni Panotian, 10,000 ayuda gusto sa mga ibig sabihin problema nga pala talaga to. Dahil nga hindi pinirmahan ni ano. Syempre, paano ba naman pipirmahan ni BBM yan . Alam naman niya na si Cayetano ay Maka Duterte. Okay, panoorin natin to kay Senator Rapi Tulpo. Ano ba tong nangyayari dito? No, viral ngayon, no? Kaya nga, may mga balibalita pa lang naman na si Rapi Tulpo nga daw yung pinapatrabaho daw ni Tamba sa mga vlogger. Kasi nga, di ba nakita natin nung nakaraan, tumaas talaga ng gusto yung ratings ni Rapi Tulpo. Ulitin ko ha, hindi po ako, Tulpo natin sa... Binabanatan ko po si Tulpo minsan pag hindi minsan palagi, binabanatan ko yan kapag mali. Pero kapag okay naman po, alang ang nabanatan mo, hindi tayo katulad nung isa dun. Kilala nyo naman siguro yung isa dun. Na ultimong pagbubuntis ng asawa niya, idinikit niya kay Rapi Tulpo. Hindi tayo katulad nung isa dun, ha? Okay, panoorin natin to. Na idol Rapi Tulpo sa isang noong sundalo na si Private First Class Raymond Canlog sa halos buong mundo dahil sa dahilan ng umatras siya sa kanilang magiging kasalsana ng kanyang dating nobya. Subalit matapos siyang mapahiya at layitin ng napakaraming tao dahil sa kanyang personal na desisyon, ay pinatunayan pa rin niya na karapat dapat siya sa kanyang posisyon at pinatunayan niya sa buong mundo
na ang mga sundalo kagaya niya ay hindi dapat tawaging duwag. Ito ay dahil sa siyang... Alam niyo, napanood ko tong video na to na tinakbuhan niya yung kanyang fiancé or ano man tawag sa ganun, hindi ko kasi alam. Pinakbuhan niya. So sa'yo, napanood ko rin to kay Senator Rapi Tulfo. Hindi pa nga ata siya senator nun eh. Senator na ba siya dun? Pagkakaalam ko, hindi pa ata, no? Hindi pa ata siya senator nung mga panahon na yon. So doon, napanood ko na sinabihan niya nga itong duwag, itong isang army na to, isang... bayani ng bayan, sinabihan niya duwag. Ito yung pinakaayaw ko kay Senator Rapi Tulfo, ha? Yung tapang na nangyayari kay Senator Rapi Tulfo, minsan ano po eh, minsan wala na sa lugar. O yung bibiga, tsaka yung tapang niya, minsan wala na sa lugar eh. Alam mo yun, minsan na nakaka, yung parang over na. Hindi parang, talagang over na. No, over na yung ano, over na yung pagiging, yung mga lumalabas sa bibig niya. Katulad nito, no, katulad nung kay... yung kay Aura, natatandaan niyo yung issue kay Aura, no, na alam naman natin na si Rapi Tulfo ang naging mali doon, pero ang nasisi pa rin yung mga kapulisan. So, ulitin ko ha, si Rapi Tulfo, pinapalakpakan ko to at humahanga ako dito kapag may magandang ginagawa, pero pag mali, syempre alam na may tolerate natin yun, no. So dito sa issue na to, ang pinaka kinagulat ko lang, ang tagal na ho nitong issue na to, itong about dito sa sundalo na namatay sa paikipaglaban para sa Pilipinas. Ngayon ito sa gera, oh, yun, namatay dahil sa gera. So ngayon, ilang taon na po itong video na to na about dito kay Senator Rapi Tulfo. Nagulat po tayo na may isa pong isang post na pinag-uusapan ngayon ng mga vlogger dito sa social media. No, nang dahil kay dito kay Senator Rapi Tulfo. Alam niyo minsan talaga kahit ako napapansin ko kay Senator Rapi Tulfo, ano talaga minsan pangit na yung lumalabas sa bibig niya, hindi na tama. No. Yun nga yung tinatawag na yung yabang. O minsan na ano eh napapansin natin yun eh. Bilang isang vlogger po kasi, hindi mo pwedeng palaging gampanan ng pagiging vlogger mo tapos pagiging senator mo. Kailangan sa pagiging senator mo medyo ano kay, medyo magdaan, medyo i-adjust mo yung pag-uugali mo nung naging vlogger ka. Kasi sa pagbablog talaga, yan katulad nung alam naman natin, yung channel ni Senator Rapi Tulfo eh, talagang kapag naano ka doon, babanatan ka talaga niyan. Talagang hindi ka sasantuhin, no? Pero ngayon, nabilang isang senador na siya, dapat medyo ano eh, medyo pag-aralan niya rin minsan yung bago, yung sasabihin niya bago niya sabihin sa tao. No, isipin niya muna na maigi kasi talaga napapansin ko minsan paliado na ho talaga rin eh. Wala na sa ayos, no? Wala na sa ayos yung ano ni Senator Rapi Tulfo. Oh, tsaka aminado naman ako yung ibang mga video niya okay naman, no? Pero yung about dito sa sundalo na to at sa mga kapulisan, medyo hindi talaga ako komportable. Hindi ako sangayon sa ginagawa niya. Minsan nakakabastos na rin din talaga. Na isa rin sa tinatanong ng taong bayan. At saka ito, napag-uusapan si Senator Rapi Tulfo. Kaya nga, tumaas yung ratings niya, yung sa survey, no, mas naungusan niya pa si BP Saran ng 1 point. So kaya siya isa rin sa kung dahilan bakit siya napag-uusapan ngayon. At ngayon, sinisigaw nga ng mga netizen yung about dyan sa PCSO na yan. Wala nang second hearing yung PCSO. O, diba? Kaya nga, marami din nagtaka na bakit biglang nawala or hindi na napag-uusapan yung about sa PCSO. So marami mga nagsasabi na mga netizen na hindi kaya may nangyaring kababalagan kung bakit biglang nawala na lang yan. So hindi natin ma-sure yun at wala naman tayo sapat na ebidensya, no. Pero yun ang palagi kong
Yun ang palagi kong tawag dito na, nakikita or nababasang comment sa mga netizen. Oh, nandoon naman na tayo sa point na mabait si Senator na tumutulong. Oh, doon nga, diba, pinapalakpakan natin siya pag nakikita natin na talagang tumutulong at may mga nagagawang maganda. Oh, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo katulad nung isang vlogger doon. Doon, oh, doon banda. Basta doon yun, minsan alas tres ang madaling araw, nagkakasalubungan din kami nun eh. Minsan nagkakasalubungan din kami sa himpapawid. Hindi mo tayo katulad nun na kahit tama na yung ginawa ng tao, mali pa rin sa kanya. Hindi tayo ganun, no? Pinano ko lang dito, ba't sabi ko, tagal-tagal na nito. Ba't ngayon lang na, ba't na pag-uusapan na naman ngayon? Kaya nga biglang pumasok yung nabalitaan ko na pinapatrabaho nga si Senator Rapi Tulfo na sa mga vlogger ng Tamba para ni Tamba para siraan, di ba? So, panoorin natin to. Para makaligtas ang kanyang mga kasamahan sa walang dudang kamatayan sa kamay ng mga rebeldo noon sa Maguindanao. Pero well, bago pala natin simulan ang kwento sa likod ng pakikipagsapalaran, ipakin ang subscribe button at pag-ibig. Marahil ay isa kayo sa mga milyon-milyong mga tao na nakapanood sa isang din kasi sa talaga to eh. Rafi Tulfo patungkol sa isang sundalo na umatras sa kanilang kasalsaran ng kanyang magiging asawa. At ito nga si Private First Class Raymond Canlog. Ayon sa kwento ng kanyang nobya noon, ay kaya daw umatras sa kasal sa PF si Canlog ay dahil sa kanyang mga magulang na pumipigil sa kanila. At anuman daw umano ang sabihin ng kanyang ina ay sinusunod naman ng lalaki. In short ay lumalabas siyang mama's boy. At matapos ng maikwento ng babae kay Sir Rafi Tulfo, ang mga nangyari ay dito, naglabas si Sir Rafi Tulfo ng mga salita na para sa akin ay medyo below the belt. Duwag ka sir, nakakatakot ka. Baka pagdating sa inkwento, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa may bakbakan ha, nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Yung wala pala akong boses. Eh yung isa sa mga kinaayawan ko ni Senator na nagsasalita agad siya ng tapos, no? Ha, Senator na siya nito ng mga panahon na to. Matagal na rin kasi ito eh. Mahiling mag-walk out si Rapi Tulfo. PCSO naging magic. Kala ko pa naman bibili na ako sa kanya. Bibilib na ako sa kanya. O nga, no? Ba't bigla kayo nawala? Yun? Ngayon dahilan dun sa gumagalaw yung sana tabingi pala yung ano ko. Tabingi yung aking lamesa. Hindi ko nagawa ng paraan. Bigat. Di mo, sabihan mo ng ganito yung isang sundalo, di ba? Kaya napakasakit din talaga nito eh. O, kaya hindi ko rin minsan masisisi yung mga netizen ba't nababash si Senator Rapi Tulfo. O, ika nga natin, wala naman talagang perfecto. Pero sana naman, ano rin no, minsan mapansin din to ni Senator Rapi Tulfo yung mga pagkakamali niya. Katulad nito, yung ginawa niyang, yung mga nasabi niya na to. Hindi ko lang alam kung nag-public apology dito. Nag-public apology ba rito si Senator Rapi Tulfo about dito sa issue na to? Yung sinabihan niya na duwag itong army na to or sundalo. Hindi ko lang alam ah. Hindi ko na ni-research eh. Ay ko, tatanungin ko na lang sa inyo para mabilis. Hirap din kasi ng ganun. Kaya may ano eh. Katulad niyan, yung mga attorney, katulad ni Harry Roque. Minsan hindi nila masyado naiisip na yung mga... Hindi po. Ayun ang masama. No, yun ang masama. No. Hindi siya nangingi ng kapatawaran dito sa... Ano na to? Sa sundalo na to. Eh, yun yung pinaka-pangit na gawain. Pahiya. Siguro, para sa akin, napahiya din dito si Senator, ha? Kasi, syempre, sinabi niya duwag, iiwanan lang yung mga kasama, pero mababalitaan mo, biglang namatay dahil pinagtanggol ang mga kasamahan niya sa gera. Diba? Talagang masakit yun, o sa masakit. No. Kaya hindi rin ako ano rito sa sinabi ni Senator Rapi Tulfo na to, medyo palyado talaga siya dito. Kawawa na may mga kasama mo, iiwan mo dahil duwag ka. Well, kahit sino naman sigurong tao
ay malamang na masasaktan din sa mga salitang ito at malamang mas masakit ito para sa isang sundalo na kaya ni BFC Canlog, bagay na parang napakalaking sampal at kahihin ito para sa kanya. Lalo na't napanood pa ng milyon-milyong mga tao. Well, linawin ko lang ano, hindi pa ako basher ni Sir Raffy Dulfo. Sa katunayan nga ay idol na idol ko siya dahil sa sobrang dami ng tao ang kanyang natulungan. Ulitin ko ha, pagdating sa pagtulong ni Senator Raffy Dulfo, humahanga ako dyan sa kanya. Humahanga ako dyan sa pagtulong niya sa ating mga kababayan. Napakalaking tulong po nun, no? Pero yung mga ganitong bagay na po, eh medyo dito po ako nawawalan ng hanga sa kanya. Kasi minsan kasi, ang gawin kasi natin, halimbawa, kayo, nagagalit kayo kay Senator Raffy Dulfo, di ba? Kasi nga, nakita nyo parang mayabang, ito ganyan, mayabang. No? Pero minsan, maging dalawa din yung, ano nyo, gawin yung, may, dapat may second opinion kayo. Kasi kapag nakita nyo naman na maganda yung ginawa, at okay naman yung mga sinabi, dapat mag-approve din kayo dun. Hindi lang yun na ano, yung porket may ginawang ganito tapos hindi mo nagustuhan, eh lahat na lang ng gagawin niya na tama man o hindi para sa iyo ay ano, ay masama pa rin siya. Oh, kailangan maging ano rin, kung maganda naman yung ginagawa ni Senator Raffy Dulfo, edi okay. Oh, wag nyo dapat i-bash yun. Pero kapag masama, katulad nito, eh, hindi mo dapat kailangan nangaan siya rito, di ba? Kaya dapat maging ano kayo, maging tinatawag na neutral. At tinutulungan, eh, sino ba naman ako para hindi humanga sa kanya? Kailangan ko lang kasi siyang banggitin para mabuo ang kwento natin ngayon. Matapos itong mapanood ng napakaraming tao, ay sobrang dami din ang nagalit kay BFC Canlog. Maraming sumang-ayon kay Sir Raffy Dulfo dahil sa ginawa ng lalaki. Pero siyempre, meron ding mga tao ang sumuporta sa sundalo at meron ding nagalit kay Sir Raffy. Depensa nila ay hindi dapat sinabi ni Sir Raffy Dulfo ang mga bagay na iyon. Hindi dapat ang manong tawaging duwag ang isang sundalo dahil maraming sa views na ginagawa nila para sa bansang Pilipinas. Kaya pala nagbayaran na ginawa niya ay personal na desisyon niya. Ganito rin ang depensa ni Scout Ranger Colonel Harold Cabunok. Ayon sa kanya, ay hindi siya sang-ayon sa mga sinabi ni Sir Raffy Dulfo. Hindi siguro natin tawagin duwag ating mga sundalo na nasa serbisyo. Bigyan nating respeto being tama naman nasa ano sila, no, na nasa active service, naninilbihan sila sa ating bayan. Huwag po natin tawagin na duwag sila. Ang masabi ko, hindi rin ako agree na masabihan na duwag at sundalo dahil sa lapses nito sa kanyang personal decision. Kagaya nga sa nangyari na hindi na itinuloy ang kanyang... Pinabasa ako, wait lang. Hypocrite si Raffy Dulfo. Sobra kong magmalinis. Magmalinis, yun pala, may dati siya ng asawa at anak na tinaguan at ilang beses na magpakasal pa. Alam nyo, eto ah, misan na, no, sabi ko nga sa inyo, hindi ko kinakampihan si Senator Raffy Dulfo ah. Pero pag mga about dyan sa mga anak-anak, may kabit dito, may kabit doon, may kasal dito, may kasal doon, kapag alam nyo, ang dapat na napag-uusapan yan, hindi kasi ako personal bumanat sa mga tao eh. Ano? Hindi ako yung mga buhay na ganyan, yung may anak siya, may asawa siya sa labas. Tapos eto yung content ko, yung about sa duwag o bayani or pangit na ginawa ni Senator Raffy Dulfo dito sa sundalong to. Dito lang ako magpo-focus, pero yung about dyan sa may anak siya, may asawa siya na kahit 10 pa yung asawa niya, 10 pa yung anak niya sa labas, eh wala po akong pakialam dyan kasi nandito lang ako nakapokus sa issue na pinag-uusapan natin about sa sundalo na pinahiya ni Senator Raffy Dulfo na hindi rin po ako sang-ayon, no? Kaya yung about dyan sa mga babae-babae na yan na ilang beses siya nagpakasal, eh bahala sa buhay niya dyan. Hindi ko po 'yan papakialaman kasi personal pong buhay 'yan. No, personal na buhay kasi ng tao 'yan. So hindi naman pangit naman po 'yon na
nire-reactionan mo si Rapi Tulfo about sa issue na to, Rapi Tulfo versus yung army na namatay dahil pinagtanggol niya yung mga kasama niya na noon ay nilait-lait ni Senator Rapi Tulfo. Tapos isisingit ko yung may asawa, may 10 asawa, may 13 anak. Eh, ang pangit naman, no? No? Ano na po yan kasi? Personal na po yan. Pamemersonal. So, yan po yung iniiwasan ho natin dito. Kaya ayoko pong pag-usapan yan. Pasensya na ho kayo, ha? Oh, nandun na tayo sa tingin nyo kay Senator Rapi Tulfo ay hypocrite dahil may ganyan siya. Pero hindi yan yung pinag-uusapan natin kasi nandito tayo sa topic natin. Kaya sana intindihin nyo kung bakit hindi ko binabasa yung comment nyo, ha? Maraming salamat. Dito lang tayo mag-focus sa issue na pinapanood natin, no? Okay? Dahil sa kanyang mga personal na rason. Iba kasi yung professional na dealings ng sundalo, yung kanyang ginagampanan ng mga tungkulin, na doon natin makita na ang kanilang selfless service sa inang bayan, hindi po duwag ang tawag doon. Yun po ay pagpapakita ng katapangan na actually sa sinumpaan naming tinungkulin, no? Handa kaming Sabi, nakakabwisit ka kasi Jay. Hello? Ba't ako nadamay? Sinabi ko lang na ayokong pag-usapan yung personal na buhay ni Senator Rapi Tulfo. Dito lang tayo sa issue. Ba't kayo nabwisit sa akin? Hindi abi, ano kasi yun? Personal na buhay, ayoko pong pahimasukan yung personal na buhay. Pasensya na ho kayo, ha? Oo. Oh. Personal na buhay po kasi yung about sa may asawa. Oh, ayoko nang ano kasi nandito tayo kaya andito lang tayo sa ano. Ayoko pong tumulad. Ito po kung bakit. Ito, explain ko sa inyo kung bakit ayokong pag-usapan yan. Yung about sa asawa niya, sa anak niya, or kahit ilang beses nakasal siya. Natatandaan niyo po ba yung ginawa ng Tansu Vlogger about kay BP Sara na may kabit? Ha? Anong sa tingin niyo po 'yun? 'Di ba pamemersonal po 'yun? Personal na buhay po 'yun. So, ayoko pong gumaya sa kanila. Hindi po tayo katulad nila. Hindi tayo katulad nila na ano, na puro personal po 'yung atake natin. Doon lang po tayo sa mag-focus doon sa issue na nare-reactionan natin. Naintindihan niyo po ba, mga kabiyaya? Oo. Katulad nun, yung kay BP Sara, may kabit daw, gito ganyan, kabit. So, ayokong, ayun, hindi tayo ganun. Hindi ganun ang mga Duterte vloggers, especially to Banateros brothers. Hindi kami ho ganun, ha. Kaya, iniiwasan po natin yung mga usapin na, yung pamemersonal na sa mga nire-reactionan natin, ha. Parang Jay, kung duwag ang, ano daw? Ha, mali pala ang natay. Okay lang na, walang problema. O ganun lang, no. Sa issue lang tayo. Focus lang tayo dito sa issue. Ang aming buhay para sa inang bayan. Ako ay sundalo Pilipino. Meron kaming oath of a Filipino soldier. Kami lang yung lingkod bayan na required raise our hand at panindigan namin na kami ay magbuwis ng buhay para sa aming bayan. Tama. So kapag kami, mga sundalo, lalo na yung andyan sa field na assigned kami, hindi kami mamimili ng assignment. Alam nyo kasi, minsan, napapansin ko kay Senator Rapi Tulfo yung mga sinasabi niya. Katulad nito, hindi niya kasi alam din. Una-una, hindi naman din na... Hindi ko lang alam, ha? Hindi ako sure, ha? Pero pagkakalam ko, hindi naman naranasan ni Senator Rapi Tulfo ang maging isang sundalo na lumaban sa mga terorista, di ba? So, doon pa lang dapat hindi sinasabihan ni Senator Rapi Tulfo na ang mga kasulandulahan, ano daw? So, yung mga sundalo, ha? Nabubulol ako, eh. Yung mga sundalo ay hindi niya dapat tawagin na mga duwag. No, hindi niya dapat tawagin na duwag. Tsaka ito kasi, isa pa sa napapansin ko kay Senator Rapi Tulfo,
hindi muna hindi niya muna inaalam, no? Hindi niya muna inaalam kung ano yung both side na problema ng mga tao na pumupunta or dumudulog sa Rapi Tulfo in action. Ang napapansin ko kasi kadalasan kay Senator Rapi Tulfo ay ang bilis niyang magkomento na hindi niya pa naririnig yung side ng kabila. Alam niyo yon? Halimbawa, katulad nung sa Russia, natatandaan niyo sa Russia na babae na maganda, tapos yung parang in-scam siya nung tomboy, natatandaan niyo yon? Nag-viral pa nga yung memes na yon, yung nag-i-English-English yung tomboy, 'di ba? So doon niyo napansin, no? Doon mo mapapansin na yung una, galit na galit si Senator Rapi Tulfo doon sa Russian girl na yun. No, galit siya nung una. Pero ang kinaganda no, nangingi siya ng pasensya doon sa babae. Tapos nung bandang uli na lumitaw na nga na totoong scammer nga yung tomboy at pineperahan or ninanakawan yung babaeng Russiano, ay doon na biglang, alam yun, doon ko talaga napanood na tingnan mo to si Senator Rapi Tulfo. Hindi niya muna inalam yung kwento nung isa bago siya magalit dun sa isa. Ayun yung napapansin ko sa kanya na nagagawa ni Senator Rapi Tulfo. Ika nga na may kasabihan tayo, 'di ba? Anong silbi ng dalawa mong tenga kung babasi ka lang sa isa? 'Di ba? Anong silbi ng dalawa mong tenga, dalawa mong mata? Kung one-sided ka lang, dapat maging neutral ka kasi lalo sa ganyang sitwasyon about sa programa ni Senator Rapi Tulfo. Hindi ka dyan pwede maging one-sided eh. Kailangan yan both side, talagang aalamin mo muna bago ka magsalita. Kaya ang nangyayari, puro na lang siya ano eh. Puro siya yung nagsasalita muna siya bago niya alamin yung ganito, ganyan. Ayun yung napapansin ko kay Senator Rapi Tulfo. Saka una-una, dapat huwag ka magsasalita ng tapos kapag hindi mo naman naranasan yung buhay na kung anong buhay. Yung katulad nito, yung about sa sundalo, kasabihan mo na duwag kapag naglaban, tatakbuhan ka ba, gito ganyan, tatakbuhan mo, mga kasamahan mo. So, hindi naranasan ni Senator Rapi Tulfo yun, kaya dapat hindi niya rin dapat bitawan yung mga ganung masasakit na salita. Kasi baka mamaya, eh kung ikaw na yun nandyan sa gera, eh bigla kang magtago sa damuhan. Mahirap yun. No? Kaya minsan talaga, kahit ako idol ko si Senator Rapi Tulfo pagdating sa pagtulong at sa mga ganda niyang ginagawa, pero binabanatan ko to kapag nakikita akong pangit din eh. No? At yun, tuloy natin to. Andyan kami. Hindi kami magrereklamo. Alam namin kalahati ng aming paa ay nasa hukay, libingan. Tuloy-tuloy pa rin kami. Diyan pa lang, katapangan na yun eh. At ilang linggo nga ang nakalipas, matapos mag-trending si PFC Raymond Canlog, July 30, 2020, linggo lang nakalipas ay nabalitaan na lamang na siya pala ay pumanaw na. Ayon kay Major Arvin Encinas, tagapagsalita ng Armed Forces Western Mindanao Command, nagsasagawa ng focus military operation ang mga miyembro ng 57th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Penditen dato sa Ligo sa Maguindanao. Nang makasubukan ng mga ito, ang grupo ni Commander Karyala ng BIFF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Maliban kay Private First Class Raymond Canlog, kabilang din sa nasawi ang isa pang sundalo na si Private First Class Jovid Sarno. Ayon sa kwento ng isa sa mga naging bata, ay, ang gwapo ng isa. Nakasama rin sa pagbabain ay mga alas 10 ng gabi, July 29, 2020 nila sinimula ng kanilang misyon. Bandang 4:30 naman daw ng madaling araw, doong makasagupan nila ang mga miyembro ng BIFF. Sandali naman silang nakipagpalitan ng potok, pero habang lumiliwanag na daw ang buong paligid, ay parami din ang parami ang dumarating ng miyembro ng kanilang kalaban hanggang sa dumating yung punto na napalibutan na sila. Kaya naman agad na nagdesisyon ng kanilang platoon leader na umatras na muna kasi delikado na. At dito na nga magsisimula ang kabayanihan ni BFC Raymond Canlog. Noong magdesisyon daw ang kanilang platoon leader, ay agad na nagsalita si BFC Canlog at sinabi nga may iwan muna siya para i-cover ng putok ang grupo. Alam kasi niya na kapag magsasabay-sabay sila na umalis, ay malamang na baka mamatay silang lahat.
dahil walang magpo-cover ng putok sa kanila. Noong patras na ang buong platoon ay patuloy pa rin na nakikipagpalitan ng putok si Sergeant Canlog sa mga papasugod na kalaban. Pero alam niyo siguro noong mga panahon na to na nakikipagdigmaan tong itong army na to, siguro nag-ano sa isip niya yung sinabi ni Senator Rapi Tulfo, no? Na duwag ako. Siguro, sabi niya, sisip-isip niya, siguro malalamat-malalaman to ng mga tao kasi nag-viral sila eh. Siguro, no, ng mga panahon na ikipagbanatan to at alam niya naman na madedelikado yung mga buhay ng kasamahan niya. Kaya nag-sacrifice na lang din talaga to kasi biray mo, kasi sa pagiging sundalo, una-una, napakahirap ng training niyan, pinagdaanan niyan. Kaya napakalaking sampal talaga na sasabihan ka na isang duwag. No, isang duwag at yung mga kung ano-ano pa yung pinagsasabi ni Senator Rapi Tulfo. So, yun lang.